Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, sasagot ulit tayo sa mga katanungan nyo dito sa Ethical Nation. So this question comes from Henrins Simora. So parang nakakarami ka na Henrins, ha? Parang madalas kong nakikita yung pangalan mo dito. That's a great job kasi nagtatanong, ibig sabihin gusto mo marami kang gusto matutunan. Okay, so ang tanong niya is paano ko mahahandle yung mga downlines na inactive na? Okay, so this is a great question. Maraming salamat sa pagtatanong mo, Henrins. And para sa inyong mga nagtatanong din itong question na ito, ano nga ba dapat mong gawin kapag yung downline mo ay inactive na? Comment ka sa ilalim kung ganito rin yung tanong mo. Ang pinaka dapat mong gawin is move on. Yun lang, move on. Okay, kasi inactive na nga eh. Hindi tayo, kumbaga, sinasabi ng mga uplines ko before na hindi tayo si Jesus, hindi tayo bumubuhay ng patay. Okay. So, magandang joke, pero totoo naman kasi talaga, hindi natin goal na gawin silang active. Ang goal natin is mag-recruit ng bago. Right? Mag-recruit ng bago. Sa negosyo ko, ilang beses akong nalagasan ng team, ilang beses, napakaraming nagkukuit. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagkukuit, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin mahanap kung nasan yung pake ko. Wala akong pakialam, kasi wala naman sa kanila yung pag-asenso ko eh. Nasa akin, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagre-recruit, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagbibenta ng products ko. Ang bukod-tanging focus ko ay production ko. Hindi production ng members ko, hindi production ng leaders ko, hindi production ng grupo ko. Hindi ko naman sinasabi na hindi importante yun. Importante yung mga bagay na yun. Pero ang focus ko ay inilalagay ko sa bagay na meron akong control. Ang focus ko, ang oras ko, ang effort ko, inilalagay ko sa bagay na directly kaya kong kontrolin, which is my own activities. Directly ko siyang control. Kasi control ko kung ilan yung poprospecting ko ngayong araw. Control ko kung ilan yung bebentahan ko ngayong araw. Hindi ko control kung ilan yung mabebenta ko. Hindi ko control kung ilan yung mapapasali ko. Pero control ko yung activities na yon. Okay? Pero kahit anong sabihin ko sa mga members ko na invite ka, hataw ka, benta ka, hindi ko alam kung gagawin nila. Hindi ko sila control at hindi ko planong kontrolin sila. Dahil hindi nila ako boss. Wala akong karapatan naman doon sila ng ganon kasi hindi ko naman sila pinasasahod. So, ganon lang kasimple yung sa akin. Lahat ng gusto kong gawin ng members ko, ako yung gagawa. Ipakikita ko sa kanila. Isa sa mga reason, ito ha, real talk. Real talk ahead. Kung ikaw ay iyaking bata na uhugin, na mahilig ka, na madaling masaktan yung feelings mo, i-close mo na tong video na to. Okay? Warning ko na yan sa'yo. So, ito, real talk para sa inyo, mga uplines. Kaya nag-i-inactive yung mga business partners mo, yung mga members mo, yung mga downlines mo. Kaya sila nag-i-inactive, nawawalang gana. Wala ka kasing maipakitang resulta sa kanila na worth it na maging kagana-gana. Wala silang makita sa'yo na nakaka-inspire. Wala eh. Kasi masyado ka nakatingin sa kanila. To the point na parang empleyado mo na sila. Hindi mo sila empleyado. Kaya wala kang resulta. Ano? Wala kasing ginagawa eh. Inaasa mo na sa kanila eh. Puro nakatingin ka na lang sa production ng downline mo. Sasabihin mo na, kaya hindi ako rumi resulta kasi tamad yung downline ko eh. Bueno, ngayon, kaya hindi ka rumi resulta, ikaw yung tamad, hindi yung downline mo. Ikaw? Kung masipag ka, may resulta ka pa rin. Ano yun? Kapag tamad yung downline mo, hindi ka na makakapag-recruit? Kapag yung tamad yung downline mo, hindi ka na makakabenta? Ganun ba yun? Yan ang totoong pagiging leader. Okay? Kung kaya mong tanggapin yung mga sinasabi ko, magiging successful ka in the future. Kung hindi, mag-quit ka na, magtrabaho ka na lang at mag-abroad ka na lang or whatever. Huwag mo na itong gawin kasi hindi ka aasenso eh. Wala kang pag-asang umasenso. Kung nasasaktan ka sa sinasabi ko, tapos nagagalit ka kasi, hindi, ako tama eh. Mag-quit ka na lang, hindi to para sa'yo. Hindi ka aasenso kahit kailan. Okay, so yun yung real talk for the day. Okay, so ganun lang naman kasimple yun. Pagka inactive sila, hindi tayo si Jesus, hindi natin trabahong bumuhay ng patay. No, ang goal natin is mag-focus sa production natin. And to the point na dadating yung, pag ginawa mo itong sinasabi ko, naka-focus ka lang sa production mo, nagka-resulta ka, pwede pa rin naman silang bumalik eh, na hindi mo sila kailangan pabalikin. Pwede pa rin silang mag-inactive. Nangyayari yun sa akin, bigla na lang may nagme-message sa akin na member ko na, ano coach, itutuloy ko ulit yung business. Hindi ko naman sinasabi sa kanila, pero ang tanong sa isipan ko, ano wala ka ba? Hindi ko alam eh. Kasi wala akong pakialam. Di ba, naka-focus ako sa productivity ko, hindi ko alam na nawala pala siya. So, ganun yun. Kaya ako successful ngayon. Kaya malaki resulta ko. Kaya malaki kinikita ko. Yun yung sagot ko sa tanong ni Henry. So, I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito. So, comment ka dyan kung tinamaan ka dun sa sinabi ko. Kung nasaktan yung feelings mo
no, hindi ako magsusorry, wala akong pakialam. So comment ka dyan kung nasaktan yung feelings mo. So ayun, marami nga natutunan dito sa video na to. Kung nagustuhan mo to, i-like mo, share mo sa mga kaibigan mo, sa mga friends mo, sa mga members mo, na alam mo na nangangailangan itong video nito. So once again, this is your friend and neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito, nung tanong mo, lagyan mo kung ano yung tanong mo, and then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano, para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan, or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook, or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayun, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.